naging alipin tayo sa mga bagay. Sa mga offer ng mundo, money, ano ba yung mga in-offer ng mundo ito? Trabaho, naging alipin tayo. Nakalimutan mo na nilikha ka ng Panginoon para sa Kanya. Para maglikod sa Kanya ng buong katapatan. Dahil nga pinapakita niya sa umpisa pa lang na tayo ay nanggaling sa alabok at babalik din tayo sa alabok. Kaya dapat ibigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon dahil siya ang nagmamayari ng buhay mo. Praise God. What is your life? A life is a breath of God. Hininga yan, hiningahan yan ng ating Panginoon. Kaya walang sa atin. Pinanganak ka, nasa sinapupunan ka ng nanay. Nung lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, may dala ka ba? Wala. Wala tayong dala. Parang, ano, naked? We are naked. Naked tayo, kaya kapag nawala din tayo, wala. Yun lang din ang ano natin. Pero, sa umpisa pa lang, in the creation, sa creation pa lang, andun na yung instruction ng Panginoon sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ikaw ang mag-rule, hindi ang mundong ito ang mag-rule sa buhay mo. Hindi ikaw ang kontrolado ng pera. Praise God. Kundi dapat ikaw ang nagkukontrol kung paano mo gamitin ang namaayos ng pera na hindi mo nakakalimutan ang Panginoon. Yes. Na mag-glorify mo siya, praise God, even into your giving. Kasi in your giving, doon ka matitest kung tapat ka ba sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Life is God's gift to us. We must all give account of our steward, a steward is a steward of the gift of life one day. So isang araw, yung buhay na binigay sa atin, steward ka lang sa buhay na yan. Yes. Hindi mo pagmamayari ang buhay. Etong buhay na to, hindi to pagmamayari. Kaya dapat lang na habang may lakas ka, ibigay mo sa ating Panginoon. Magtapat ka na maglingkod sa ating Panginoon. Yes. Sa ating mga estudyante sa ano, discipleship. Mag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon, praise God. Yes. Dahil ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, yes, life, ano yan siya, everlasting. Dala-dala mo yan. Baon-baon mo yan. Dumating pa ng Panginoon, nakatayo ka sa salita ng ating Panginoon. Apply, ina-apply mo ito sa buhay mo, praise God. It is eternal. That we are here now. Yes. Mahalag tayo na ikaw at ako nandito, may kalakasan, we are breathing, we are praising God through singing, praise God, we are worshiping God, praise God, hallelujah. Pinupuri natin ang ating Panginoon dahil sa mga panahong ito, praise God, there are people na nagbabalik sa kanilang life. May mga tao na nasa mga hospitals. Yes. By fighting between life, yes, and death. May mga iba that they don't survive. Yun ang pinakamalungkot. Pero yun ang bagay na walang magawa ng tao. Kapag kinuha na yung pinahiram sa'yo ng Diyos na buhay, money cannot buy life. Kahit million man yung pera mo, kahit ikaw man ang pinakamayaman sa mundo, walang magagawa ang tao kapag kinuha na ng Panginoon ang buhay na pinahiram niya sa tao. Kaya habang tayo may kalakasan, magpuri tayo sa ating Panginoon. Amen! Magpuri tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin ang ating kapilipot sa ating Panginoon. Hindi lang tayo maglingkod sa Kanya tuwing Sunday. Yes! Every day of our life, sa private life mo na walang nakakakita sa'yo, kamusta ka? Kamusta ang relasyon mo sa ating Panginoon? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? O nagbabasa ka lang kapag nasa church ka? Ina-apply mo ba ang salita ng ating Panginoon sa buhay mo? O hanggang basa ka lang, pero wala namang application? Ang nais ng Panginoon, ano man yung pinag-aaralan mo, ano man yung pinabasa mo na salita niya, dapat itong makita sa buhay mo. The fruit of the Spirit will manifest in your life. Andun yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Hindi puro galit, hindi puro inis, kundi andun yung love sa kapwa mo. Praise God! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Praise God! Mapalad tayo. While we have the breath, use it for God's glory. Yes. Amen. Dahil maraming tao na natulog lang.
pero hindi na sila nakagising. Napakalungkot yung biglaan na, di ba tayo nga nagugulat? Uy, nakita ko lang si ano, tapos wala na pala. Doon mo makikita yung, dapat maka-learn tayo sa mga situations. Na tuwing may nakikita tayong sitwasyon, wala ka bang natutunan sa mga nakikita mo? Na dapat nakaka-learn tayo na makita natin na ang buhay ay parang isang vapor lang na andito ngayon, maya-maya, wala na. Doon natin dapat i-examine yung sarili natin na maikli lang ang buhay. Dapat habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa ating Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, magtatapat ako sa ating Panginoon. Yun dapat, kaya nga pinapakita sa atin ng Panginoon yung situation para may matuto ka. Para may makita ka na merong pangungusap sa iyo ang Panginoon. Kaya hinayaan niya na makita mo ang isang sitwasyon. Praise God. Para makita mo rin yung sarili mo na what if one day ako na ang kunin ng ating Panginoon. Kapag ginawa ka ng Panginoon, ang tanong, handa ka ba na harapin siya? Kasi ito yung pinaka, yung final na hindi mo kayang tanggihan. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, huwag mo na ngayon. Or andyan na yung kukunin ka, pero huwag mo na, bukas na lang, or sa next day, maglilikod na ako sa'yo. Hindi ganun. Kasi ang the purpose na nilikha ng tao, atin na nilikha tayo ng Panginoon, ay para tayo sa ating Panginoon. Yes, to worship God, praise God. To worship Him in our body, praise God. Ang sabi nga ng isang scripture sa Deuteronomy na, love the Lord with all thine heart, with all thine mind,